Hello guys, good morning, good evening, good afternoon. Sa Barcelona, Spain, marami po talaga akong na-miss. Okay, ang una-una sa food. Yes guys, I miss a lot of food in the Philippines. Although napipwede rin naman namin kainin dito, pero talagang napakamahal po. Pero meron po talagang hindi mo na talaga pwede makain dahil wala talaga dito sa amin. So, ano yung mga na-miss kong pagkain sa Pilipinas? Number one, yung tinatawag na rabong o labong. Na-miss ko siya guys. Isa yun sa mga favorite ko kasi na pagkain. Meron dito na nakalagay siya sa lata, pero iba pag yung nabibili mo sa palengke, tapos kasagpawan mo siya ng mga grilled na isda, yung gano'n. Yun, namimiss ko yung guys. May mga saluyot, yung gano'n ba? Kaya, those were the days na talagang naalala ko yun, lalo si Mami, kung nagluluto siya noon. Sa yung guys, sa mga pinaka-favorite ko. Pangalawang favorite ko na isa din ay nami-miss ko yung tinapa. Oh guys. Magbango, tsaka yung tinapang galunggong. Super miss ko siya guys, kung alam nyo lang. Kaya minsan paglalanood ako ng mga YouTube channel ng mga Pinoy na kumakain ng mga tinapa at mga tinapa o tinapang bangos, talagang mouth-watering po ako. Kasi talagang nakakamiss yung mga pagkain nyo. Sa mga prutas naman, talagang namimiss ko guyabano. Kasi yun sa mga favorite kong prutas guys. Since when I was young, hindi mo ako sa prutas. Kung tatanungin niyo ako, marami ako nakain ng prutas sa buhay ko. Talagang mahilig ako sa prutas. Although rito may mga nakikita kaming guyabano, na minsan ipinakita ko pa nga sa vlog ko. Pero aside sa mahal, ibang lasa niya. Hindi mo gaya sa atin na talagang guyabanong at saka ang lasa niya. At isa ko pong na-miss yung mga mangga. Ibang-iba po siya. Talagang bilang ating
Pinoy fried yung mangga nila. Napakasarap yung mangga natin. May mga mangga rito pero parang talaga. Hindi siya yung mangga na kagaya natin, yung talagang masarap. Ibang-ibang. Yan guys. Marami akong mga pagkain na talagang super namis doon. Marami po. Tapos sa mga gulay, aside sa rabong o labong, yung sigarilyas. Yun, wala rito noon, yung sigarilyas. Ewan ko lang kung merong natitinda sa mga city center, yung mga Asian store na pinupuntahan natin. Pero sa tagal ko rito, never ako nakakita ng sigarilyas. Never. Yun, isa yung guys sa mga na-miss ko. Kasi, yung mga na talaga nakakilala sa akin, talagang mahilig po ako sa gulay at sa mga pagkain. Yan ang mga nakakamiss na pagkain na talagang nakong. Kaya kapag umuwi ako, yan ang talagang unang ipabibili ko at ikakainin. Talagang yan ang mga gustong-gustong kainin. At namimiss ko rin ang singkama. Nako, ang singkamas na yan, isa yan sa mga favorite kong kinakain na mayroong alamang. Yun guys, namimiss ko yung mga singkamas. Dito walang singkamas guys. Ayan, nako. Kaya pag nagbakasyon tayo, kakainin natin lahat yan. Ano pa yung mga namimiss ko sa Pilipinas? Of course, family and friends. Siyempre namimiss ko yung kapatid ko, na si Kuya Junjun, na talagang siya ang dahilan kaya po ako nagbo-vlog. Alam ng lahat yan, yung mga talagang followers ko. Siya po ang dahilan kaya po ako andito. Namimiss ko po yung mga pamangkin ko, yung mga anak ni Joanne, yung kapatid ko. Namimiss ko yung bahay namin. At namimiss ko yung mga kaibigan ko rin doon sa Pilipinas. Lalo na po kay BFF, Kapitan Dolores, Pacho Asisto. Kap, I miss you! Kaso kami, although na hindi kami nag-uusap ng araw-araw, dahil pareho na rin kaming busy, kung nag-usap kami yan, parang nag-usap lang kami kanina. At saka, after all these years, talagang wala pong nabago sa amin. Talagang, andun pa rin yung aming tightness na bilang best friend forever. Yan ang mga na-miss ko. At saka, na-miss ko yung mga place when I grew up, yung saan po ako lumaki. Na-miss ko po yun. Place where I grew up. Kasi, laki po ako Lagro. Yan. Na-miss ko ang mga lugar na dati kong pinupuntahan. Tagal na po kasi na tayo dito sa Barcelona. Although, minsan nagbabakasyon kami doon, pero busy ka, dahil nagpaparenovate ka, may asikasuhin kang bagay na inirarush mo, dahil ang bakasyon namin talagang maikli lang, ganun bagay. Pinakamatagal lang ng bakasyon ko yung humingi kami ng 2 months na vacation, dahil bumili nga ako ng bahay sa Pilipinas, yung titirahan ngayon ng mga kapatid ko. Dahil although na brand new na binili ko, siyempre kailangan niyang pabakuran, palagyan ng mga lagyan ng gamit, i-furnish, sa bakuran, pabakuran, siyempre lalagyan mo ng mga dirty kitchen, kung ano mga addition, lalagyan mo ng terrace, flooring, na magano. Although na bago siya, guys. Kaya, minsan, kahit na gusto mong puntahan yung mga hindi mo napupuntahan, magkoconcentrate ka muna yun sa talaga purpose mo, bakit ka umuwi. Yan guys. At ano pang mga namimiss ko sa Pilipinas? Aside sa food na binanggit ko, family and friends,
yung mga lugar na gusto kong puntahan, na kung saan ako lumaki at kung saan ako dati namamasyal at nagpupunta. Ang namimiss ko ang sumakay ng jeepney. Namiss ko siya. Alam niyo naman yun ang ating public transportation. Nung elementary at saka high school, hindi na. Kasi walking distance lang naman yun. Magmula sa bahay hanggang sa school. Pero nung college na po, yan na. Yan ang kinukuha natin. Yung public transportation na walang kupas na jeepney. Yan. Yan. Yan ang na-miss kong sakyan, guys. Yung jeepney na yan. Kaya ganun. Kaya, kung nakaka-relate sa akin yung mga nakatira na sa abroad ng matagal, na talagang marami kang mamimiss na bagay na wala sa bansa kung nasaan ka. Kaya, yun guys, doon talaga on MTS. Okay, that's all folks. At salamat po sa mga sumusuporta sa akin, sa mga everyday na nanonood, sa everyday po na nagko-comment, everyday po na nagta-thumbs up, everyday po na talagang sumusuporta. Really appreciated po. Alam niyo naman, very grateful ako dyan na talaga po nag-comment ako, masagot na sasagot po. Thanks for watching and see you on my next vlog. Hasta pronto, guys! Bye!